Good evening sa iyo, kapatid. Maraming salamat at nakasama ka naming muli sa ating musika at devotion. Isang quiet time para sa iyo. Ngayong araw na ito ay ating pagbubulay-bulay muli ang aklat ko sa Jeremiah chapter 4 verse 1 hanggang 31. Tulad ni Jesus at ni Pablo, tumangis si Jeremiah sa kasalanan ng kanyang bayan dahil alam niya kung gaano kabigat ang magiging parusa ng kanilang pagsuway. Malayong malayo sa tugon ng tao sa kasalanan at sa mga bunga nito ngayon. Kapag may alam tayo na nakagawa o biktima ng kasamaan, kahit sa ating iglesia, madalas na inilalayo natin ang ating sarili. Ang mga hindi Kristiyanong tagapayo, ang kawanggawang ahensya ng pamahalaan o pribadong organization ang tumutulong sa mga nakakaranas ng mabibigat na problema. Mga pinanghihinaan ng loob, biktima ng kawalan ng katarungan at karahasan. Ngunit hindi dapat mawala ang ating pagdamay, ang ating simpleng tulong sa panalangin, sa pakikiramay na may pagmamahal. Bukas ang mga mata at tenga ni Jeremiah sa katotohanan. Kaya nga ganoon na lamang ang pagdadalamhati ng kanyang puso. Tiningnan, tumingin, narinig. Ang kanyang daigdig ay pabalik sa kaguluhan. Laging may bunga ang gagawing pagpili ng tao. Bagamat halos hindi niya mabata ang sakit at nanlulupaypay na ang kanyang kalooban. Hindi nagawang manahimik ni Jeremiah. Kailangan niyang sabihin ang mensahe ng Diyos. Ang darating na parusa at kung bakit iyon darating. Kailangan niyang balaan sila sa abot ng kanyang mga kaya. Nakakapangilabot ba ang tag-uwi ni Jeremiah? Sobra ba ang kanyang pananalita? Pag-isipan ang iyong reaksyon. Isipin ang mga taong patuloy na tumatanggi sa katotohanan ng Diyos, gaya ng pagtanggi ng Israel. Alalahanin ang malasakit at panlulumo ni Jeremiah sa kanyang mga kababayan. Ano ang maitutulong nito para maipanalangin ng mabuti ang ating bansa, lalo sa panahon ngayon ng pandemya? Idalangin po natin ang mga misyonerong nasa mahirap na kalagayan gaya po ni Jeremiah noon at ngayon. Hilingin po natin sa Diyos na bigyan niya sila ng tiyaga at lakas ng Diyos. Ipanalangin po natin. Yan po ang ating devotion ngayong gabi, ngayong umaga, ngayong araw. Maraming salamat.